Yes, hello, good morning, and welcome to my YouTube channel, The Creative Nurse. Today is December 1, yay! December na. At sana matapos na itong year na okay na ang lahat, wala ng pandemic. At saka wala ng problema sa the next year. So good luck sa ating lahat for the next year. Successful tayo, especially sa mga YouTubers, mga small YouTubers na magiging successful at maging, at maka, ano na sila, maka monetize. Sana all. So, ngayon, because December 1, I'm going to cook Tunisian style of food. Ito ay tinuro sa akin ng aking one of my friend na Tunisian, how to cook wheat rice. Yung parang wheat siya. So, papakita ko mamaya sa inyo mga ingredients. So far, ang mga ingredients niya nakalista because it's my first time to cook this. Iwan ko lang kung anong maging lasa, pero sana. But before anything else, please subscribe to my channel, The Creative Nurse RN, for more information and updates about kumikitang kabuhayan or sa small entrepreneurship, small business things na magawa natin for every day of our life at saka extra income at saka syempre yung pagluluto natin, cooking, healthy tips, organic healthy tips, and organic beauty tips, mga ganong mga bagay. So, welcome to my channel, The Creative Nurse RN. Don't forget to subscribe, hit the bell button, like, and share. So, ito yung mga food na kailangan, mga ingredients pa na kailangan. So, ito siya. Wheat, big chili, tapos meat sauce. And salt, olive oil, garlic, carrots, onion, medium size of sauce, yung tomato sauce. Then, curcumin, yellow color, black pepper, okay, powder, masala, na binigyan niya na ako ng Tunisian masala. Then, yun ang mga kanyang ingredients. So, ngayon, dahil wala pa akong kulang yung ingredients ko, bibili ako sa tindahan. So, tara, bili muna tayo. Sige. So, pagbalik ko, ano, ipapakita ko sa iyo yung mga ingredients. So, have a nice day, everybody, and I will come back. Thank you! Tara guys, punta tayo dun sa mar. Tara guys, punta tayo dun sa market. Ano? Tanghali, umaga talaga? Saan ka? Exercise! Punta tayo sa, ano, sa supermarket. Bibili tayo ng mga ingredients. Dala-dala ko yung book. Ito. Para malaman ko kung ano yung mga ingredients na kailangan, baka makalimutan ko. Siguro masarap din siya dahil sa ano, natikman ko na siya nung niluto kaya hiningi ko yung ingredients. So, try natin 'to. Binigyan niya ako ng wheat at saka ng masala para daw gagamitin ko doon. So, tara guys, punta tayo doon sa ano, sa itong store. Yan, pinapakita ko yung store. Yan, yan ang area namin. So, ito yung store. So, punta tayo. I want to buy... You have this one? Curcumin? Brother? You have meat? Okay. Beef. I want beef. Beef. You have beef? Yeah. Mati, that brown meat.
Why? I want to make this one food. Wala daw, pero meron dito. Yan o. Super grind food. Ayun, this one. Meat lang. Then, potato. Patatas. Give me one, brother. Just one piece? Aywa, one piece. But then, what else? Chickpeas. Chickpeas. Brother, where's your chickpeas here? Chickpeas. This one siguro. Humus tahina. Chickpeas. You don't have chickpeas? I want chickpeas. This one, brother. Bas pikida in the can? In can. I want in can so that it is already cooked. What else? So I want onion, okay, olive powder. That one? This one? This one. Fresh, delicious, natural. But this one? Combine. Tahuno. Hummus? No, no, hummus. Hummus, name hummus, same. Same with the chick, that one? Yes. Wala. Sure, huh? Sure. Because I will cook. No. Okay, this one, also that one. What else? Black pepper. So, that's all. So, this all, the ingredients only. Black pepper? Ay, carrots, give me carrots. 2 pieces. Carrots. Black carrots. Pepper? No, concumin. You have concumin? That one? Concumin or curry soup? Maybe I have there in the house. Anyway, that carrots. Aywa. Carrots. No carrots? Maybe I have in the house maybe. Even one, nothing? There's nothing. No. Okay. So, tapos na tayong mamalungo. Nabili ko na yung mga ingredients. Although, yung iba wala pa. So, maybe meron ako doon or hingi ako yung doktora para makompleto ko yung carrots na lang naman ang kulang. Meron akong concumin doon. Yung parang yellow color. Tapos, ito lang. So, yan lang. Uwi na tayo. Balik na tayo. Malapit lang naman siya. Dito. Yan yung bahay namin. Papakita ko sa'yo. Hospital. Yan yung hospital. Yan. Tapos dito yung bahay namin. Yan siya. So, lakad-lakad. Exercise. Hindi naman siya mainit. Walang katao-tao. Ito lang. Yan, naglalakad ako mag-isa. So, punta na tayo. Uwi na tayo sa ating bahay. Tapos, mag-umpisa na tayong magluto habang naglalaba. Habang nagwa-YT pa. Okay. So, back na tayo guys. Mag-umpisa tayong magluto kasi matagal itong lulutuin natin rice. So, ipapakita ko sa inyo ingredients. So, this one. Ito yung wheat na rice. Wheat rice. Tapos, ito yung chickpeas na salata, sibuyas, bawang, of course, patatas, at saka grind meat with tomato paste na concentrated. So, yan lang yung ingredients niya, plus itong chili at saka olive oil. So, gawin natin ito. Hugasan muna natin. Lagay natin dito, hugasan natin. Yan.
malambot ka. Ito, guys. Parang nagluto lang ng rice. Nandito daw yung pagluto ko. Tapos, lagyan lang daw ng olive oil. In the pot, olive oil. Then, yung rice. Tapos, mamaya, pag maluto na, ilagay din natin yung meat. So, ganun siya. So, balikan natin siya, guys, pagkatapos natin. Lagyan natin ng oil. Guys, yung olive oil natin. Isang ganito lang daw. So, bali, ano naman siya, healthy naman kasi olive oil siya at saka wheat, no? So, ganito ang isura niya. So guys, habang niluluto natin siya, sana yung itong karne natin is matigas pa. So ilagay muna natin sa mainit na tubig, babad, para lumambot. Then babalikan natin siya. So balik tayo guys sa pagluluto. Ito na yung pagluluto. Ito na yung rice natin. Naging ganyan na siya. Wheat rice. Wheat. Made of wheat. Yan na siya. So, ang gagawin daw pag naluto na is lagay natin yung meat. Actually, yung gagamitin meat is yung buo. Yung parang talagang meat siya. Pero ako din, hindi ako kumakain ng meat. At saka hindi rin ako kumakain ng pork. So, itong ground meat na lang. Para konti lang ilagay. Ilagay ko na meat dito. So, ilagay natin siya. Then, garlic, onion, tapos lagyan natin yung garlic at saka onion. Wala akong carrot, so okay lang yun. So, garlic, saka onion. So, yan, garlic, onion, siya. Tapos, sana. Garlic, onion, and pag naluto na siya, lagay natin yung concentrated na sauce, one pack na concentrated na sauce. After na maluto na yung beef, garlic, and onion. So, pag naluto na yun, lagay natin itong patatas, sauce, at saka itong chickpeas. Tsaka last na daw. So guys, kumukulo na siya. Ni-revise ko lang na konti yung pagluluto ng Tunisian cooking of with rice tsaka with meat. Kasi hindi ako kumakain ng meat tsaka yung meat kailangan buo. Pero may twist na lang din. A twist lang. Ng konti. So habang nagluluto tayo, ano muna natin yan eh. Iwan muna natin siya. Tapos balikan na kayo after na kumulo na yung ano natin. Maluto na yung ating meat. So, balik tayo guys. So, kanina, nakita na natin ito. Naluto na natin yung rice with chicken. I'm sorry, with meat. Ground meat.
ganyan. So, next step daw is, lalagyan na natin siya ng concentrated sauce, tomato paste. Yan. So, lagay natin dito. Yan. Tapos, konting lang, kasi mas marami yung ano natin. Pwede 1.5. Yan. So, yan guys, lagay natin. Tapos, yan. Haluin natin. Halo-halo lang natin siya para, ano, para ma-mix natin. Okay. Then, ang sunod natin gagawin daw is, lalagyan na natin siya ng black pepper. One teaspoon. Salt. Himalayan salt. Ang gagamitin ko. Mga 1 tablespoon, depende sa taste. Kung maalat na o hindi. So, titikman din naman natin naman. Then, yung binigay niya sa akin, masala powder. Ito siya. Ito yung Tunisian masala powder. Ginawa talaga daw to, special na ginawa ng isang ano yung cook din na Tunisian. So, try natin. 1 teaspoon daw. Combination daw siya ng mga iba't ibang klaseng spices. Nandito na siya lahat. Then, pagkatapos na magbabasa. Tapos, masala powder. Keep in fire. So, yan. Keep in fire. So, iwanan muna natin ulit siya. Takpan. Tapos, dahan-dahan lang daw. Fire. Then, pagkatapos nun, ilagay natin yung patatas. Pero yung patatas sa carrots, ano lang naman yung mga optional. Pero, okay na rin. Then, the peas at saka yung chili. Tapos, i-close na. Pero, i-taste muna natin siya kung ano ng lasa. Matabak. So, dagdagan pa natin ng salt. Gasan muna natin. Ito yung balik. Medyo maanghang siya ng konti. Hindi naman masyado. Pero, half maanghang. Pero, hindi naman yung sobrang anghang-anghang. Makain naman siya. Pero, pati pamigay ko mamaya siya kung anong lasa. Kung, gusto, kung magustuhan niya. So guys, add na natin itong patatas. At saka itong chickpeas.
So, ganito na siya. Hintayin natin siyang maluto yung patatas para matikman natin ulit kung ano na ang lasa. Niluluto. Yan, nilagay ko na yung patatas kanina at saka yung nilagay ko na rin siya ng mga condiments. So, yan na siya. Hintayin na lang natin siya na medyo malambot. Tapos, ilagay natin yung siling malaki. So guys, luto na siya. So ganito na yung itsura. Yan, kumukulo na siya. Parang lugaw. Yan. Tapos ilagay ko na yun. Malaking yun. Pagpabango daw. Naugasan ko na siya. Tapos takpan. Low fire. Tapos yan. Pwede na siyang kainin. So mamaya-maya, i-ano ko siya, ilagay sa plato. So, ito na siya yung final touch. Yan. So, tikman na natin. Sandali. Matikman nga kung ano na ang lasa. Yung salt to taste lang, kung ano yung panlasa niya sa salt. So, ito, tikman na natin guys. Para lang siyang lugaw. So, ito na siya. Titikman natin. Mainit. Masarap naman. Parang talaga siyang dugo. Kailangan natin ng chicken, tapos prito ba, tapos ilagay dito. So, mamaya, magpiprito tayo ng chicken para dito ilagay. Para meron lang makain na may laman na may manok or something ganun. Pero okay na yung lasa niya. Masarap naman siya. Dito parang so ayan guys, okay na tayo, tapos na tayo sa pagluluto ng ganito. Tinry lang natin, okay naman siya ang last mga ang kanyang taste. So thank you for watching and have a good day. Don't forget to subscribe the Creative Nurse RN. Bye bye. Thank you.